cashier job sa Canada. Meron ba? Paano mag-apply? Kailangan nyo po ng Canadian style resume for cashier. Kaya naman, gumawa na ako ng sample na resume na pwede ninyong gawing gayahan or pattern sa inyong paggagawa at pag-apply. Kasama na rin syempre ang cover letter. Ipapakita ko sa inyo at pwede ninyong screenshot within the video. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back! Si Ate Menchie po muli ito. Today, another topic about Canada. And this time, this is a job opportunity. Kung gusto nyo ang ganito mga paksa, guys, please consider subscribing sa Menchie's Philcan Life. At salamat po sa ating mga dati nang mga subscribers. Pwede rin po kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life, or you can join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members! Thank you kay Imelda Leal, kay Nanette Lapira, kay Richel Dumala, Crystal Snow, Jen C, kay Neri Castro, Miss M, Selinia Daisy Caber, kay Madam Pasha, Micaela Nerva TV 2, Laureline Malabanan, Marjorie Ramos, Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Thank you sa inyong support sa ating channel. And now, let's go to our topic right away. Cashier job sa Canada. Sa ngayon po, ay nakikita ko sa job bank na mayroong more than 700 na mga positions ng cashier na pwedeng applyan from outside Canada. Good news, di ba? More than 700 positions. Ang cashier po ay under NOC code 65100. At ito po ay Tier 5. Ang Tier 5, guys, ay yung mga trabaho na hindi nagre-require ng mataas na education. At ito ay merong minimum wage. Sa Ontario, kung saan ako nakatira, ang minimum wage namin dito ay $16.55 per hour. Sa Alberta, it's $15 per hour. At ang ibang probinsya po ay meron ding minimum wage, depende sa cost of living nila doon. In demand po ba ang cashier job sa Canada? I would say yes. I know ang mga pangunahing tasks and responsibilities ng isang kahera. Of course, you have to operate the cash register. Tsaka yung mga scanning machine, yung mga toot-toot, yung mga ganun, no? Para makita ninyo ang presyo ng isang produkto. At trabaho, syempre ninyo yung mag-process ng payment ng isang customer. At ang maganda po ngayon, hindi na mahirap ang trabaho ng cashier kasi karamihan sa binabayad ngayon ay mga cards na credit card, debit card, madalang na po yung cash. Ayun. I think mas marami na yung cards kaysa sa nagbabayad ng cash ngayon kasi ang mga sweldo ay pumupunta na po sa mga bangko at hindi na po ito binibigay ng cash or cheque sa mga empleyado. Karamihan, I would say. Sa unemployed ang mga kahera? Retail stores. Pinakamarami. Restaurants, theater, recreational and sports centers. Meron din pong mga currency exchange at saka yung pati sa casino, guys. Although sa casino, they might require you for a gaming license, something like that, bago ka ma-hire as cashier sa casino. Ano mga specific titles ng cashier sa Canada? Kasi hindi lang po basta cashier. Meron pang mga definite na titles katulad ng box office cashier, cafeteria cashier, grocery and store cashier, office cashier, racetrack cashier, self-serve gas bar cashier, at iba pa. Ano ang scope ng duties ng isang cashier sa Canada? Greeting customers, establishing or identifying the prices ng mga produkto kung may magtatanong. Dapat medyo marunong kayo sa numbers. Ako medyo mahina sa numbers, pero ako po yung nag-cashier na rin dito sa Canada nung panahong bago pa lang tayo rito, no? So, receiving and processing of payment, nasabi ko nga sa inyo ay hindi na mahirap ngayon. Konti na lang yung sukli-suklian kasi karamihan po ay cards na lang. Tinatap na lang pati ngayon ang bibilis. Pag toot, toot, ganun na lang, no? Tapos bayad na sila, wala na kayong sukli-sukli, receipt na lang ang lalabas, okay? And the wrapping or bagging of paid products at saka yung
pag-provide ng mga information kung merong magtatanong. At iba pa mga duties na sabi ko nga po ay multitasking. Maaaring meron ka pang ibang trabaho ang gagawin kung hindi ka na busy sa iyong cash register. Anong employment requirement para sa cashier? Not so much. Some high school education. At saka maaaring tayo mga galing sa Pilipinas, marami sa inyo ay more than high school ang inyong pinag-aralan. Mas may EDS po kayo doon, no? Ano ang possible na pagtaas ninyo sa posisyon na ito? Pag may experience na kayo, maaaring magkaroon ng mga open positions for a lead cashier or head cashier, ganyan. And then later on, supervisor. Pag may mga ganong positions, maaaring mag-apply kayo at madali kayong ma-hire sapagkat meron na kayong experience. So ang kasunod natin gagawin guys, ipapakita ko sa inyo ang mga jobs na available sa job bank para sa cashier. At pagkatapos niyan, pwede niyo lang i-screenshot sapagkat ang how to apply, ang kasunod, ang how to apply po, gagawa kayo ng inyong Canadian style resume na naka-tailor sa trabaho ng applyan ninyo, gagawa kayo ng cover letter at meron na akong ginawang sample na pwede niyong gayahan. Kaya stay tuned, punta na tayo sa job bank. Punta na tayo guys sa jobbank.gc.ca at i-click niyo po ang advanced. And then, itatype natin ang job na cashier. So, itype lang po sa job title ang cashier. And then, mag-scroll tayo. Itaas-taas natin lang na ganyan. And pupunta tayo sa pinaka-ibaba upang makita natin ang filter na Canadians and international candidates. Click nyo yan. Makikita nyo po ang result, view 774 results. At yan ang ikiklik ninyo, okay? Pag naklik nyo na ang results, lalabas na po ang mga nakapost na mga positions for cashier. Head cashier, may head cashier uli. Okay, and then meron pang cashier, supervisor, retail. Then cashier. At marami pang ibang mga cashier. Makikita nyo kung saan lugar naroroon guys yan. And then yung petsa kung kailan inipost. At once na nandyan pa yan, ibig sabihin ay pwede pa siyang applyan. Okay, so i-click natin ang isang ito. Ang cashier for ESO White Court. Saan kaya ang ESO White Court? ESO in White Court, Alberta. $15 ang sweldo po at 4 ang vacancies ngayon. Full-time employment po ito. So, tingnan natin. At ito po ang ginawa natin ng resume. Secondary education, we will train ang sabi. At ang responsibilities po, tasks, nakikita niyo dyan. Okay, operate cash register, process the money, check credit card or debit card payment, scan items at iba pa. Gagamitin natin yan guys sa ating resume bilang mga keywords. Ilalagay nyo yan sapagkat alam nyo namang gawin ang mga trabahong binabanggit dyan. Okay guys? Ayan. So, pwede mag-apply ang without valid Canadian work permit. How to apply? Iniklik natin guys. At lalabas po ito. You can apply through Job Bank or you can apply through email. In our case, tayo po'y mag-a-apply through email. At inyo nang kopyahin ang email address na yan. Yan po ay nasa White Court, Alberta. Okay guys? Gusto nyo pang maghanap ng iba pang mga jobs for cashier, back to search lang. Keep on scrolling para makita nyo ang iba pang mga trabaho. Ayun! And then, eto na ang how to apply. Gagawa po kayo ng inyong sariling Canadian style resume at cover letter. Meron po akong ginawang sample na parang ako yung nag-a-apply. Kaya, i-revise na lang ninyo base naman sa inyong sariling mga qualifications. Makikita nyo guys, yung iba dyang mga wordings ay may highlight. Ibig sabihin, yun yung keywords na galing sa job na ina-applyan ko. Kung kinakailangan palitan nyo ang mga keywords, base naman sa inyong mga ina-applyan position. Okay guys, yun. So, screenshot na. Kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon guys, thank you very much. At pwede rin kayong mag-subscribe kung kayo ay interesado. You can also follow me sa aking Facebook page, The Menchie's Philcan Life. And you can join and be a member of this channel. Thank you, channel members!
Thank you kay Imelda Leal, kay Nanette Lapira, kay Richelle Dumala, Crystal Snow, Jen C, kay Neri Castro, Miss M, Selinia Daisy Caber, kay Madam Pasha, Micaela Nerva TV 2, Laurelyn Malabanan, Marjorie Ramos, Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Thank you sa inyong support sa ating channel. Until next time, si Ate Menchi po ito from Toronto, Ontario, Canada, saying salamat and may God bless us all. Bye!